tungkol po sa RSSDI. Bali, ibabahagi ko lang, no, kung ano yung mga advantage at saka disadvantage pag naka-RSSDI tayo. Lalo na sa mga bagong motor na Redo 150 ngayon, yung mga reborn. Isishare ko lang kung bakit kailangan iwasan natin yung racing CDI. Ganito po kasi, mga sir. Sa mga motor kasi natin ngayon, bali yung mga bagong labas na Redo 150, yung ginuti ng motor ba, yung kalibad niya, di na katulad ng mga first gen o second gen ng motor, pati yung mga new breed na natibay yung kalidad ng mga piyesa. Yung napansin ko ngayon kasi sa rebound na motor, mabilis may nakita talaga ko eh, mabilis umusok yung tambutso niya. Mabilis po mag-loose bore. Yun po talaga yung napansin ko sa mga bagong ribbon na motor ngayon. So pag nag-racing CDI po kayo, mas madali masira yung o mas madaling mag-loose bore yung motor pag naka-racing CDI. Kasi nga yung kalibad ba ng bore, yung bore at saka yung block, di na katulad nung unang mga generation na Raider na matibay. So ganito kasi pag nag-racing CDI ka, diba bibirit ka ng birit sa yung RPM niya, kasi inaabot mo ng 13,000 bago mo i-ship. So pag lagi mo po ginagawa yun, mabilis po masira yung motor, tapos pabor na sumabog yung motor nyo o yung makina. Not papakita kong picture, no? So yan po, naka-racing CDI po yan, tapos nangyari nag-over RPM siya, lumagpas siya ng 13,000 bago siya nag-ship, tapos yung piston ba hindi nakapakit, so walang bad pocket, so yun po nangyari, sumabog yung motor dahil po sa racing CDI. Maganda naman yung racing CDI, no, na nakapag bibigay talaga siya ng lakas sa motor natin. Problema nga lang, kailangan po mag-ingat tayo pag naka-racing CDI tayo, kasi yun po pwede mangyari. Mabilis na mag-loose bore yung motor mo, at saka delikado din na sumabog, lalo na pag merong nanghihiram, tapos yung nanghihiram hindi alam na naka-racing CDI ka, tapos piga lang siya. So yun, pabor sumabog. Ito rin po pag new year, kadalasan din po nangyayari to pag bagong taon. Marami pong na sasabugan ng makina pag bagong taon, kasi yun nga, binibirit nila yung motor, tapos nilalagpas nila ng 13 RPM, tapos hindi tumatakbo ba? Hindi pinapatakbo yung motor, nire-rev lang, pinapaabot ng lagpas 13,000 RPM. So nangyari, sumabog yung kwan. So huwag niyo po yan gawin, sir, no? Huwag niyo po pag ginawa niyo po, siguro yun mas okay pag tumatakbo yung motor, pero huwag niyo po pandarin na i-over RPM tapos hindi tumatakbo. Sa mga may plano ng mag-racing CDI, huwag niyo po yung gawin, sir, para iwas po sa sabog at iwas sira, iba. Kasi yan po problema pag naka-racing CDI, kasi malakas po siya, gusto niyo ay birit yung motor mo. So mas mainam na pag may racing CDI kayo, ikabit nyo rin yung
i-stack CDN nyo para pwede nyo lang palitan ba yung socket lang yung ipapalit nyo pag gusto nyo bumalik ng stack tulad ng ginawa ko. Yung stack saka yung racing CDI nakakabit lang sila. Kailangan po natin mag-ingat mo pag naka-racing CDI tayo. Kasi sayang naman yung motor ay masisira lang dahil sa racing CDI. Maganda po yung racing CDI pero kailangan nyo lang po talaga mag-ingat. Kahit anong brand po ng racing CDI. Pero kung marami naman kayo pera at wala kayong paki kung ano nangyayari sa motor nyo, so pwede nyo ilagay kahit ano gusto nyo. Pero para din sa mga nagtitipid, sinayin na lang po na stock CDI na lang. Kung gusto nyo naman medyo lumakas yung motor nyo, open cab na lang yung dalhin yung mga sa mas safe po yung motor sa open cab. Pero yun nga lang, kailangan nyo rin po ito, no, para makuha yung lakas ng open cab. So hanggang doon lang yung topic ko sa inyo, no? Hanggang sa susunod muli, ride safe po sa inyo.